Wala rin nakikitang masama si ARMM Governor Mujib Hataman sa paggamit ng ibang pangalan ni MILF Peace Negotiator Muhager Iqbal habang nakikipag-negosasyon sa gobyerno. Ay kay Hataman bilang isang miyembro ng isang revolusyonaryo ng organisasyon, normal lang ang paggamit ng alias. Ang ulat mula kay Rivia Fernandez. Kung si ARMM Mujib Hataman ang tatanungin, walang masama sa paggamit ni MILF Peace Negotiator Muhager Iqbal ng alias habang nakikipag-negosasyon sa pamahalaan ukol sa prosesong pangkapayapaan. Hindi ko makita yung logic nung anong implication nung pag-alias doon sa essence nung peace process, pati yung sa agreement. Kasi ano naman eh, hindi naman ghost si Iqbal, kumbaga existing person siya. Ano man ang pangalan niya, pangalawa, siya yung nag-represent siya ng organization niya. So kung ano man ang pangalan na ihahayag niya, kasi as revolutionary individual, ang tingin ko dapat respetuhin ng lahat yun. Dagdag pa ng gobernador, nasa proseso pa ng MILF sa pamahalaan. Ibig sabihin, maituturing pa rin itong isang revolusyonaryong organisasyon kung saan normal ang paggamit ng alias bilang proteksyon sa seguridad gaya noong siya ay kabilang pa sa isang underground movement. Hindi pa tapos ang peace process eh. Kumbaga, nasa process ka pa ng implementation ng peace agreement. What if, alimbawa, later hindi natuloy yung implementation ng peace agreement? As revolutionary organization, saan ka pupunta? Of course, babalik ka kung ano yung pinanggalingan mong organization. Sa usapin naman na idudulog ng MILF sa United Nations sakaling may baguhin ang Kongreso sa panukalang Bangsamoro Basic Law, nakarapatan ng grupo na maghanap pa ng ibang paraan upang makamit ang kapayapaan, gayon din karapatan din ng Kongreso na pag-aralan ang legalidad ng panukala. Pero giit ni Hataman, ang pagsasabatas ng BBL ay inisyal na hakbang sa pagkamit ng kapayapaan sa kanilang rehiyon. Wala naman daw dapat ikabahala kung tanging MILF lamang ang kanegosasyon ng pamahalaan dahil pagtitiyak niya, iisa lamang ang hangad ng grupo at ng mga mamamayan sa Mindanao at yun ang pang matagalang kapayapaan. Nilinaw rin niya na nasa taong bayan pa rin ang kapangyarihan kung aling mga probinsya ang bubuo sa Bangsamoro at kung sino ang mga dapat mamuno rito. Ang mangyayari nito, nag-negotiate tayo sa end the conflict to achieve peace. So, ang realization nito, sustainability through election pa rin. May laya pa rin yung mamamayan na pumili kung gusto ba nila sa MILF or ayaw nila sa MILF pagdating ng 2016. And at the same time, paalala natin sa lahat, it doesn't mean kung maipasa ang batas, automatic na Bangsamoro na tayo. Kailangan pa rin idaan natin sa plebisito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rhea Fernandez.